naman ba rin sa Marcelo ni Marcos yung Marcelo natin ngayon? Man. Ang Marcelo ni Marcos para matipid sa kanya ang iyang tulo. Motong pamatay niya itong kanyang speak of them sin. Dito'y manin ako. Right, that's right. Dito'y para matipid sa ni Duterte ang tulo niya. Yes. Ang pinatipid sa niya, kita. Amen. Right. Matilid, madamay sa tulo. Layo tayo ang diferensya. Okay. Have your time. Sa mga pang-acto, 45 minutes lang maximum sa inyo. Ay ato hatagan ang main speaker ang last question ng haba-haba. Gusto nila 2 hours, 3 hours. Ang first sa akwa na assist lang na. Kung sa basketball na sis, ayaw na. Ako na, yun sa uli. Assist na tayo. Okay. My appointed son, Thank you, folks. For Bornales, it's good to be back. Amen. In the house of God, I'm happy to be back here in our sending church. It's a wonderful opportunity na maka-fellowship na po sa inyo ba, na maka-kaitsuon na nabos sa pagdok. At ako, knowing na ako ang adidikan ng walayain kundi namin ng simbahan, a member of this church, a part of this church for more than 25 years. So I thank God now once again, kabalik na dito para na maka-fellowship sa inyo. It is a blessing maka-attend sa revival and also an opportunity po na ako ang atasa ng mga sa unang message. Before I preach, I'd like to congratulate or greet about this church Cebu in advance. You have celebrate the 30th church anniversary this coming June 4th. Amen. So, you know, magpapanalangin sa kuwang endeavor, magpangintay niya na ako later on para madadaraman talaga ang kailangan sa Pinoon. So, from pagkakinon, I would like to ask everyone to please stand up with me. I'd like to bring your attention to the book of Hosea, chapter number 6, and we will read verse number 1 and verse number 2 only. The book of Hosea, chapter number 6, 1 and 2. Ang mabasa pa rin sa verse number 1, we will be talking about the Bible. Mauwi siya na topic na sa tulong kagabi. And I hope that God will bless each and every one of you. God will bring the Bible in our hearts much more. Magabi ko po niya ng mga speakers para may mga channel of blessing in preaching about the Bible. Amen. So, text na pagagabi ko na po, Hosea 6, verse number 1. I'll read verse number 1 and you read verse number 2 all together. So in the Bible, Hosea 6:1, come and let us return unto the Lord. For he hath torn and he will heal us, he hath smitten and he will bind us up. After 2 days will he revive us, in the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. Amen.
No, Turkey is a good man, but he is only one man. Kung salamat na tao, he may have the power, he may have the authority, pero hangkot ka nung sana. What if umasasinit siya? What if umatanggol siya sa position? What if umaend up niya na term noon ng patuhi? Then, ang umuli na po, noon ako'y natuka danger. Mawagaling na lang ang pinag-solution ng Diyod na maghanakan sa Ginoo should be revived. Rise up, stand for God, stand for what is right. Amen. That is the only way. Heed our nation. Tell people about the gospel. Mauna ang pinag-solution niya. So revival is the promise of God to His broken people. Dagdag ang gusto ano ng broken, pag-abot sa mga finances, they are broken. O pag-abot sa ilang physical na condition, they are broken. O dagdag ang mga pagbabatol na ilang ginagula. O sa ilang mga pamilya, dagdag ang mga pagbabatol. Sometimes, it could seem na may muntang abroad, wala pang kiyo ng Panginoon ang ito sa pag-abot. Murag wala pang ginagula sa ino. Always remember na kapanginaw ang ino. Only He will answer on His right time. And when God will answer, always remember that is not late and that is not advanced. The answer of God is always on His perfect time. Amen. All right, amen. Kailangan, hope on lang, continue lang taglaon. Diya sa Ginoo, kaya ato nga Ginoo, inod pa sa New Testament, God that cannot lie. God will never lie. Amen. Yes. Amen. Amen. Promises are made to be broken, but not with God. Yeah, when yeah. God promised, He will help you. Yes, when man. God promised that He will lift you up, when God promised that He will revive you, God will fulfill that promise. Yeah. So revival is the promise of God to His broken people. And lastly, the blessing of revival, because revival is the power of God to His beloved people. Revival is the power of God to His beloved people. Amen. Ang revival ng kala Ixon, trabaho o gamong sa ito ang Gino. You cannot revive yourself. Hiling ang pwede na ito ay magpadansi-tasi kayo ni Toma, pilaka adlaw, pilaka semana, pilaka bulan, paano na punay lang ang revival? Kung paano mga revival? That's right. Kung ang church po, may mong masihan, o tingali mo pa ng tao mong masihan, pilaka kapulan, paano na paano mga revival? Ano man, tinawano mo na babaw, tinawano mo na revival. But what a real revival ang ako kinakatang? Revival gikan sa pulong sa Ginoo, revival gikan sa wali sa pulong sa Ginoo, revival nagikan sa trabaho ni sa ato ang kinabuhi. Amen. Nga Ginoo mo'y muhatag ang kalay, nga Ginoo mo'y muhatag ang kainin, nga Ginoo mo'y muhatag ang toy sa ato ang mga kinabuhi. Para na nakatay kalipay sa pag-awit, not a desire to be the word of God, not a desire to win the loss for God, not a desire na ipapatubuon ang simbahan para sa kanyang sa Ginoo. Dapat di ka na Kristo sa ato ang mga Ginoo. Revival is the power of God to His beloved people. Amen. Ano man ang Ginoo, nagapangga o dipangga ka sa Ginoo. Iigugma ka sa Ginoo. Amen. Mga tao, salawahan, ilan pa nila, ha? Iigugma o duha ka tao, salawahan ng tao, pagkaan, the part of God, eternal ang pag-igugma sa Ginoo sa buhay. Amen. Amen. Kaya na siya'y pagpangilan ang gugma sa Ginoo na ako, wala'y pagkabugnaw ang gugma sa Ginoo na ako, wala'y paglubat. Ingon pa na ako kanila kita, tingali mo lubat ka. May mga panahon ka lubat-lubat ka. In our love to God, in our service to God, in our devotion to God. But on the part of God, ikaw pa niya na pinigugman niya. Isang mga pinakabilingon na bupang, ibabaw niya ng kalibutan, ang tao. Why? Magiging patabilingon, ilimot tayo padala sa Ginoo, yung buktong halang, para lang mamatay sa inyong salaw, sa Amen. Mga salaw. Kung hindi pa, ginigugman sa Ginoo, wala ka ngayon, itagaan, magpulong, magpapiktong ang pulong. Kung wala ka nagigugman sa Ginoo, God will never give us a good church, God will never give us a good pastor, a good leader, kung wala ka rin. Amen. But we can see around us, ato ang pinapoy, we have been blessed by God. Nakita na po, ma-prove na po, that God loves us so much. Only we are one, the book of Revelation, nabasa na ato ang bukma, atong pagkabiyahan. But on the part of God, God will never leave us nor forsake us. So revival is the power of God to His beloved people. Ito na po yung illustration, hindi pa
pagtaas ko sa ako ako galingon. I am even humbled na mukha na hiling illustration. Last time naging kami ko, after the VGD conference ka to, para preparation para mga attend sa VGD ko ni Pastor Bornales in Ilo, naka-attend ang body giving. Or, sorry, before BBI, sa ako ng Indians conference, ang giwaling ito sa Bornales about zeal. Ang ato na zeal is nice to God. Na sa pastor ko, during the time, I thank God and glorify God through this church na kinaanin ko na remind na ako ng ato ng tao kainit, ato na kadasik sa pagpangalagad sa Ginoo. Sometimes in the ministry of God, pasangin na lang ako ng tao, gamay na lang kong pimpro, gamay na lang kong mga tao na nasa sakwa. Sometimes ako pasangin na naman ko ng ato ng financial status, gamay na kong support, gamay na kong kwarta, dilingin kong bulig, supported. Munang hindi kong abuha kong ministry, but I was reminded by that sermon na ang atuade ng ministry ought to be the work of God. It should be the provision of God. Hey. It should be the power of God. Hindi sa ako kawalingon ng abilidad, kung sa laman ko. Hindi sa ako kawalingon ng paningkamaw, kung sa laman ako paningkamaw. It should be the help of God. Much more kinahanglan kung kabalutan ang Ginoo mo in every endeavor sa ako ng ministry as a missionary. Then pinahanglan ko na po ang zeal. Pinahanglan ko na po ang pagkabang ko diyan siya. Amen. Ito lang ang isa, dito na tayo, ang pilang kagulang na, wala ko na kadulog, pinsay, pinalang kadulay na kawali, pinay na palkan. So I kneel down at the altar, give God a glory, I kneel down at the altar, lay my burdens to God, I ask God for forgiveness. Dito kayo na natin, isang din church kita, kasi panahon, na maanin na rin, kasi missionary, makadulog na po ang glory sa Diyos sa Ginoo. Yes. Amen. Remember 2 Chronicles 7:14. God will heal our land. Amen. God will heal our families. God will heal us if we will humble ourselves before God. Sa iyo, Panginoon, magbasa.